Ayan. So again, so here I am again. So yun guys, magpapatuloy tayo. Continuation na naman to doon sa pag-uumpisa natin doon sa HSS. So yun, idadagdag ko na kasi naumpisahan ko na siyang pinapaliwanag sa inyo yung mga steps, yung mga paraan natin kung paano natin inaaral yung HSS. So, yun, dito na naman tayo sa mga ganap, kung ano yung kasunod na naman natin na gagawin. So, yun. So, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. So, ngayon, pag-uusapan natin is yung paano nga ba magpaalam, lalong-lalo na kung magme-medical na kayo. So, doon sa mga especially in Hong Kong. So, doon sa mga walang day off ng weekdays. So, guys, ito yung pinaka-crucial nyo talaga na sitwasyon kung paano kayo magpapaalam sa amo nyo para makapag-medical kayo. Kasi kung yung medical nyo naman is malayo kayo doon sa kung saan kayo nire-refer. So, talagang mahirap. Mahirap humanap ng paraan. So guys, ginawa ko tong video para mabigyan ko kayo ng idea pero hindi ko sinasabi na gayahin nyo kung ano yung ginawa ko kasi ito lang yung alam kong paraan na gawin. So, siguro nga magagawa natin ditong magsinungaling sa amo kasi kailangan. Pero kung sa magandang paraan naman yung pagsisinungaling mo, so siguro naman alam naman natin na masama magsinungaling pero lahat naman kasi ng mga pinaggagawa natin may mga dahilan. Kung so, sa magandang dahilan lang naman, so gawin na natin yung nararapat talaga. Kasi para sa pangarap din naman natin to. So yun. So ikakwento ko sa inyo yung tungkol sa akin. So huwag niyong gayahin ha. O pwede rin naman gagayahin nyo. So ayun. Magiging ano na tayo talaga dito. Pang famous award na talaga. So wala na to. So wala na. Bigay tulo na talaga. So, discarding malupit. So, yun. So, paano tayo makapagpaalam sa medical? Kasi ako, guys, yung day off ko is linggo. So, yun ang mahirap pag day off natin is linggo. So, mahirap kasi lalong-lalo na pag may alaga ka na bata. So, nung time na yun kasi is di pa kasagsagan ng COVID. So, nag-aaral yung alaga ako. So, no chance talaga ako na maka alis ng bahay kapag weekdays. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan talaga para payagan ako ng amo ko. So, siguro lang nagkataon na malapit lang din yung bahay ng lolo at saka lula ng alaga ko. So, yun, marami naman kasi mga, nandoon naman kasi yung mga tiyuhin at saka tiyahin. So, sila yung naghahatid sa school kasi kinausap ko talaga yung amo ko. Gumawa na talaga ako ng kasinungalingan, guys, kasi wala na akong choice. So, ang sabi ko kasi sa amo ko, pupunta ako ng bangko kasi nga may naasikasa akong pera. Talagang sabi ko, Lord, patawad pero kailangan ko talagang gawin to. Sinabi ko sa amo ko na nagpadala kasi ako ng pera sa Pinas tapos hindi matanggap. So ngayon, basta alam niyo yung mga ganong pamamaraan na gumawa na lang ako ng istorya talaga guys para payagan ako. Kaya sabi ko sa amo ko, ma'am, baka pwede na yung day off ko ng linggo ipalit ko muna ng ibang araw kasi importante lang talaga na mapuntahan ko yung bangko kasi kausapin ko yung doon kasi yung pera na pinadala ko hindi natanggap. Kasi ang alam ng amo ko, once, pag nagpapadala kasi ako ng pera sa Pinas is, pumupunta talaga ako nun sa Central. So, doon talaga ako sa Worldwide nagpapadala. So, hindi niya alam na gumagamit lang pala ako ng apps, yung mga WeChat at saka Alipay. So, hindi ko sinasabi sa kanya para may dahilan talaga ako na maka alis ng bahay anytime pagka talagang mayroong kailangan. So, yun. So, wala siyang nagawa kasi nga, pera yung pinag-uusapan. So, pero guys, yung ginawa ko talaga yun, sobrang kaba ko talaga kasi mahirap eh, pagka mamaya mahuli ka yung mga ganito, ganyan. So, talagang as in drama na talaga yung ginawa ko. So, naghanap ng paraan yung amo ko kasi sabi ko sa kanya, kailangan ko lang talaga. So, yun, itinaon lang talaga namin. So, meron din nga makasing time na walang pasok yung alaga ko. So, siguro alam mo, pagka talagang ginusto mo yun, tapos yung bang ginawa mo magsinungaling pero minsan masabi mo na talaga sa sarili mo na Lord, ikaw nang bahala kasi nakikita mo naman talaga kung ano yung bithiin mo, kung ano yung nasa puso mo talaga, kung ano yung gusto mo. So sabi ko, bahala na si God, bahala ka na Lord. Sabi ko, sorry, patawad kung ganito, kailangan ko tong gawin talaga. So
Yung sabi ko, pag ipagkaloob mo talaga sa akin, Susana, malagpasan ko to. Sabi ko naman, kahit magsisinungaling ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako na payagan ako ng amo ko kasi kailangan-kailangan ko talaga. Sabi ko, hindi ko na kailangan talaga, ano pa, basta nakikita talaga, nakikita ng Panginoon kung ano talaga yung nandito ko, kung ano yung desire talaga ng puso ko. So, yun. So, nagkataon na walang pasok yung alaga. Alam nyo ba, guys, yung pakiramdam na nun, kasi marami na kasi beses nangyari sa akin to, kaya sishare ko talaga sa inyo. Yan bang pag may pinaplano ka na, lagi ka lang positive, tapos, syempre, hihingiin mo rin na sana may magandang sign. Yung mga, bigyan mo ako ng sign na, kung para sa akin talaga to, para sa akin talaga, yung mga ganun. Kasi, alam nyo ba guys, nung nag-aaral ako, nung nasa online class pa ako dyan, ang dami kong pagsubok talaga. So, kung alam nyo lang, siguro kung kayo yun, siguro wala, umatras na kayo, natigil na kayo dun sa pag-aaral. Pero ako talaga, as in, yun, lumalaban talaga ako. Siguro, sa next ko na video, may kwento ko talaga sa inyo kung ano yung pagsubok talaga na muntikan na hindi ako matuloy sa nitong HSS na pag-aaral na to. So, siguro wala ako dito ngayon sa Finland. So, talagang pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Kaya siguro, akin talaga to. So, kasi hiningi ko to sa kanya. Humihingi ako ng sign sa kanya. So, yun. So, yun ang ginawa ko. Nagpaalam ako. So, yun, hinatid yung alaga ko kasi may kalapitan lang yung tinitirhan. So, hinatid ko yung alaga ko at yun, nakaalis ako, nakapunta ako doon sa dito nga, yung sa pagpamedical. Kasi medyo malayo siya siguro. Pagbabiyahe ka ba talaga? Siguro kalahating araw, i-google mo. So, pinagpalit ko yung day off ko ng Sunday to weekdays, any days doon kasi may appointment naman or pupunta ka lang doon talaga sa hospital, alam na kasi nila yun. So, yun ang ginawa ko. So, kung mayroon pa kayong ibang dahilan, kung mayroon pa kayong ibang idadahilan na, halimbawa, so magpapabagahe kayo, di ba kasi uso dyan na may magpapa-storage tapos hanggang ano lang. So, pwede naman kayong magdrama. So, guys, hindi ko kayo tinuturuan na ano ha, pero ito lang kasi talaga yung paraan na makahanap tayo ng idea, makahanap tayo kasi ng alibay doon sa amo natin kung ano yung dapat nating sabihin na mapagkakatiwalaan din naman yung drama natin. So, yun. So, yun sa mga hindi talaga sanay. Lahat naman tayo hindi sanay sa mga ganun kung nakasanayan talaga natin na basta kung ano lang. Pero, ito kasi guys, ito lang tanging paraan. So, yun. Gawin na natin talaga. So, yun ang nagpaalam ako. Tapos, minsan pwede nyo naman sabihin na, yun na nga. Wala, ano na kasi, ano na tayo, real talk tayo. So, magsinungaling na lang. So, ganun. Magsinungaling na lang kasi kailangan. So, yun, pwede kayong gumawa ng dahilan na sabihin nyo na, ma'am, kung po pwede ba sa ganitong araw kasi meron pala akong pinapa-storage doon tapos hanggang ano lang pala yun, muntik ako nakalimutan. So, kailangan ko na ipabagahe yun. So, magdrama kayo na yung gawin nyo na lang lahat na mapaniwala niya siya para mabigyan kayo ng pagkakataon na payagan ng amo nyo. Kasi wala na talagang ibang choice. Kung baga, bahala na. So, bahala na. Marka bahala na lang talaga. Basta ang importante is makapunta tayo doon sa medical kasi wala talagang Sabado at saka Linggo. So, hanapan nyo ng paraan. Humanap kayo ng magandang timing kung ano ba talaga kayo pwede. Alam kong super busy nyo dyan. Hindi ba hirap nga na makamalingki is hindi pa halos makamalingki. So, gumawa na lang talaga. Tinaparaan kung ano yung ibang idadahilan nyo pa buko doon dito sa sinabi ko sa inyo. So, yun yung tungkol sa medical kung paano tayo magpapaalam. So, pangalawa guys, is paano magpapaalam pagka, so pareho lang kung paano magpapaalam papunta ka ng Finland Consulate. So, ito lang yung maganda. Kasi kung saan ka man, so gumawa ka lang din ng paraan na paano ka rin magpapaalam. Kasi yung sa Finland Consulate, madali lang talaga siya. Pinakamatagal na yung 20 minutes mula pag tungtong mo doon. So, mabilis lang siya guys. So, yun nga lang kung yung iba is malayo talaga yung tirahan na meron pa yung iba na nanggaling ng Maonshan. So, Diyos ko po, napakalayo nun. Magte-train ka pa. So, ang naalala ko lang doon sa mga kasamahan ko nga is, kunyari, may dala-dala siya mga papilis. Tapos, sabi niya, kailangan niya kasi talagang isubmit doon sa ganito-ganyan. Basta gumawa din siya ng dahilan niya. Kaya yun talaga, alam mong ginawa niya, guys. Sa kagustuhan niya talaga na, syempre, naka-schedule na kasi yun, appointment po na yun. So, hindi ka na pwede mag-ano doon kasi hinahabol mo rin yun. Para magkaroon ka rin naman ng ID na. So, para may process na rin. Kasi habang nag-aantay, so sayang yung araw.
So, yun. Ang nangyari is, siguro nag-train siya ng hindi ko alam kung hanggang saan. So, saka gusto niya talaga na maabotan niya yung oras. So, ginawa niya, nag-taxi talaga siya. Guys, papunta ng Central. Kita niyo yun. So, hindi na niya nilintana kung magkano yung binayaran niya. Basta ginawa na niya lahat ng paraan. Nagsinungaling na rin. Lahat kami halos, guys, nagsinungaling. So, kasi kukunti lang sa amin yung amo na may alam na ganito yung mga pinagagawa. So, mostly talaga sa amin is, talagang hindi alam ng amo. Kaya, mahirap talaga gawin yung mga dahilan, lalo na kung hindi ka sanay gawin. So, yun. Ganun na din yung sa financial consulate. Kaso, madali nga lang siya. Mabilis lang talaga. So, konting interview lang sa sarili mo. Pasa mo yung documents mo. So, pwede ka nang umuwi. Tapos, nung pagkuha naman ng ano, pagkuha naman ng ID. So, hindi mo na kailangan problemahin. Kasi kung sa kabatch mo naman, meron naman talagang available sa kanila na pwedeng sumaglit. Lalo na kung yung nakatira lang sa malapit. So, guys, pwede kang makisuyo na. Makisuyo ka na, ipakuha na lang. O makikisuyo ka, nakuhanin na lang pati yung ID mo. Pero kailangan mo yung ipaalam doon sa in-charge, kung sino yung in-charge dyan, para na matawagan niya o masabihan niya doon sa Finland Consulate na may ibang kukuha ng ID mo. Or di kaya, syempre may contact number ka nandun sa friend mo or sa kabatch mo kung sino yung malapit. So sa amin kasi may mga kabatch kami na mag-o-offer na, oy guys, pupunta ako sa ano, kukuha ako ng ID ko, baka meron, baka pwede niyong ipakisuyo yung sa inyo. So ganun. So, ginawa namin, pinaalam namin doon sa kung sino yung in charge na yon. Tapos, yun, binigay naman, pinapadala. So, kinukuha na lang namin pagkalinggo, pag nakikita-kita na kami. So, yun. So, kung kasi nang nangyari sa akin, kasi medyo may kalapitan na siya. So, habang hinahatid ko yung alaga ko, may isang oras kasi yung alaga ko, isang oras kalahati doon sa school. So, talagang sinaglitan ko siya. Kung kailangan ko mag-taxi, mag-taxi ako para makuha ko lang talaga siya. Hindi naman gaano kalayuan. So, yun talagang diskarte lang talaga kung paano mo talaga siya magawa ng paraan na hindi ka mahuhuli, kasi syempre takot din tayo ma-terminate, kasi syempre paano na, 'di ba? So yun. So ganun lang din, diskarte lang din kung paano talaga malulusutan lahat. Basta gawin na natin lahat, kasi ito na to, wala nang atrasan, wala na talagang sukuan. So laban na ng laban, anuman kahihinatnan. Basta gawin natin, magsinungaling man sa magandang paraan. So walang problema 'yun. So yun, pangatlo is paano magpaalam sa amo. So dito tayo ngayon. Kasi dito ako hirap na hirap, guys. So, hindi lang ako hirap na. So, siguro sa pagpapaalam ng amo, guys, ako yung pinakadrama sa lahat. Pinakamadrama sa lahat. Kasi, biglaan ko kasi sinabi sa amo ko na gano'n. So, nung sinabi, nung sure na kasi lahat, nung hawak na namin yung ID namin, alam na namin kung kailan yung lipad namin, kompleto na yung documents namin. So, doon ako nagpapaalam. So, hindi ko talaga alam kung paano ako magpapaalam kasi super bait ng amo ko. So, mabigat sa kalooban ko talaga na magpapaalam, pero kailangan kong gawin, pinanindigan ko na. Pero mga inabot pa ng ilang araw, talagang minimorize ko muna, talagang inaano ko muna kung ano ba talaga, paano ko umpisahan, paano ko sabihin, tapos inaano ko na talaga kung ano yung reaction nila. So ang drama ko talaga, guys, is patawarin ako, pero wala akong ibang nasabi kundi ginawa kong dahilan yung pamilya ko sa Pinas. Kasi pag yun kasi ang gagawin mong dahilan, maintindihan nila yun. Hindi ka nila pwedeng bawalan. So, gumawa ako ng dahilan na uuwi ako kasi syempre may anak ako, ganito, ganyan. So, walang mag-aalaga kasi alis yung asawa ko. So, ganun yung ginawa ko. Pinanindigan ko na. So, nagulat sila talaga. Pero, nung sinabi ko talaga na yun, talagang kinausap ko, sinadya ko na nandun silang dalawa. So, sabi niya, bakit wala na bang ibang paraan? Sabi ko, malabo na kasi ganito, ganyan. So, totoo din naman na nag-a-apply yung asawa ko papuntang Korea. Pero hindi pa talaga yung oras. Nalilipad siya. Pero yung ginawa ko talaga is palipad na siya. Para lang talaga na makauwi na ako. So, alam kasi ng amo ko na aalis din yung asawa ko pa Korea. Kasi alam din yan, nag-aaral din ng Korean language. So, yun. So, ginawa ko na lang talagang dahilan yun para payagan ako. So, nangyari, sabi ko sa amo ko, sabi ko, ma'am, pagdating sa ganito, kasi kailangan sa petsa na yan, makaka-uwi na ako bago makakalipad yung asawa ko. Kasi, may anak ako, wala akong maiwanan. Sabi niya, kukuha na lang daw ng tapag-alaga, ganito, ganyan. So, talagang gumawa ko ng paraan na, sabi ko, hindi pwede kasi ganito, ganyan, ayaw ng anak ko. Basta, ang dami kong drama sa buhay, guys. Tapos, talagang pinanindigan ko na. So, sabi niya, alam mo ba na, so doon na nag-umpisa, parang nag-iba na yung ano niya. Sabi niya, alam mo ba na, ang hirap-hirap kumuha ng ganito, ng kapalit mo, tapos ganyan. Sabi ko, ma'am, wag kayo mag-alala kasi bago ako alis, tutulungan ko kayo. So, maghanap ako ng kapalit ko bago kayo iwan dito. Sisiguraduhin ko nandito na yung kapalit ko. Tulungan ko kayo maghanap. So, guys, talagang ginawa ko yun. Sabi ko, ma'am, gumawa na tayo ng ano, mag-signing na tayo ng notice ko para maipasa na natin sa immigration kasi tatawag pa yan sila sa inyo.
Alam niyo ba guys, ayaw talaga akong paalisin. Inoferan pa talaga ako ng amo ko ng tataasan yung sahod ko. So talagang ayaw, talagang inayawan ko kasi desidido na talaga ako na dito ako eh. Kasi para sa akin to, alam ko para sa akin to. So sabi ko, humingi talaga ako ng pasensya. Hindi ko man kayang harapin yung amo ko na laki kasi super bait yun. Tapos yung babae yun nakipag-usap sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi na talaga magbabago yung isip ko. Lahat na nakikipag-usap, pati pamilya, mga kapatid, mga nanay, mga tatay sa magkabilaan. So, yun talagang, alam nyo yung puso mo guys, yung parang, ko paano ba to? Pero talagang sabi ko, huwag kang padadaig, Lon. Huwag na, panindigan mo na kung ano yung ginawa mo, panindigan mo na kasi pagkakataon mo na yan. So, yun, pinanindigan ko talaga siya. So, ang nangyari dyan is, yun ang ginawa ko guys, pagka-day off ko guys, para akong baliw. Lahat na may mga nag-umpukan doon, tinatanong ko talaga sa kanila kung sino naghanap ng amo. Siyempre lakas ng loob ko din sabihin na dito ka sa amo ko, talagang inintroduce ko yung amo ko kasi super mabait. So talagang ayaw ko rin silang iwan na parang ganun na lang kasi naawa din ako. Pati na yung bata, lalo-lalo yung bata, siguro nararamdaman niya na iwan ko na siya. Kaya lagi niya sinasabi na huwag mo akong iwan yung ganun. Parang, so ano ba to? Kasi sa akin na din lumaki yun eh. So, ang hirap, tapos lahat kasi sila mababait. Pero syempre sa kabaitan naman meron din mga minsan may mga saltik din, kaya minsan may isip mo na ayoko na dito, iwan yung mga ganon. So bukod doon, super super mabait naman talaga. So yun, so nahihirapan ako. Yung ginawa ko talaga guys, talagang kung sino yung gusto magpa-interview, kinunta ko na lahat, tumawag na yung amo ko sa kasi kagustuhan din niya na bago ako alis may papalit sa akin para maturuan ko pa siya ng mga ilang linggo. So talagang pinagdasal ko yun na sabi ko, Lord, tulungan mo talaga ako dito. Alam mo talaga kung ano yung nasa puso ko. So, yun, sa kagustuhan ko na makahanap. So, nakahanap ako ng apat. So, nagpa-interview talaga sila lahat sa bahay. So, ibig sabihin, may pinagpipilian yung amo ko. So, sa dami na sa apat niya na pinagpipilian. So, isa lang talaga yung napili niya talaga na talagang siguro may awa talaga ang Panginoon. Kasi yung napili talaga ng amo ko is halos kapit bahay ko lang siya. Pero siguro mga lakarin siguro ng mga 10 minutes or 15 minutes kasi syempre dami pa ang paikot-ikot. So, yun, sa isang lugar lang din kami. So, yun ang nahanap ng amo ko. Sabi ko, i-go muna yan. Maso nagpermahan na sila, ganito, ganyan. Pero ganun pa rin, tuloy pa rin yung ano nila sa akin. Hindi na ba daw magbabago isip ko. Sabi ko, ma'am, hindi na talaga. Sorry po. Ginawa na nila lahat. So, yun, nag-signing na sila ng kontrata. So, yun, pumunta doon naman siguro mga, bago ako alis ng mga 2 linggo para at least turuan ko siya. So, alam niya na. So, yun, may banding pa kami, pumunta kami sa kabila, may farewell ano pa, may farewell pakain pa yung amo ko sa akin, tapos pa-welcome dun sa bago na papalit sa akin. Tapos ayun, ang nangyari kasi nung talagang sinubok talaga ako guys, na muntikan na talagang sasablay yung pagpunta ko dito, pero talagang sabi ko na nga may awa ang Panginoon kasi nakikita na talaga yung desire ng puso mo kung para saan, para saan at saka kung ano. So nang ginawa ng amo ko kasi nahirapan ako sa ticket kasi nga para ang gusto niya kasi siya yung bibili ng ticket. So mautak ako eh, inunahan ko na siya. Sabi ko, ma'am, huwag ka na mag-alala sa ticket kasi guys, pag bibili siya ng ticket eh, syempre sayang yung pera. Kaya sabi ko, pipirahin ko na lang. So inunahan ko na siya, kumuha ako ng ticket. So kumuha ako ng ticket na papuntang Pilipinas, pero yung lipad ko is papunta dito sa Finland. Galing, talagang diskarte ko yun ha, malupit ang diskarte, pero hindi ko yun pwedeng banggitin dito sa inyo. So, may interesado dyan, PM's the A. So yun, sabi niya, paano yan yung available kasi di ba kasagsagan ng virus doon sa atin. So nagkanda ban na yung mga flight, mahal-mahal na kaya ng mga ticket na yun, tsaka bihira na lang yung may mga flight. So sabi ng amo ko, talagang hinintay niya ako. Sabi niya, pwede ka ba umuwi ngayon, nasa off ako noon. So pwede ka ba umuwi ngayon kasi pag-uusapan kasi natin yung tungkol sa ticket mo, kasi sabi niya wala akong mahanap na mura. Sabi ko sa kanya, ma'am, huwag kang mag-alala kasi nakahanap na ako ng mura. So pag-uwi ko ng bahay, nandoon nakabuyang niya na yung ano niya, yung laptop niya. Nandoon na yung lalaki tsaka siya. So pag-uwi ko doon, pero alam niyo ba guys, nilaklakan ko muna yun para pagkaharap ko talaga sila. O sige, tira na lang ako, nang tira talaga ng kung ano yung gusto kong sabihin, lakas ng loob. Tapang na ako noon kasi syempre may karga na. Gaya yun. So, yun ang ginawa ko. So, nung pinakita niya na, oh, ganito. Paano ba yan? Yung pinakamura na ticket dito is 4,000. Yung pinakamahal is 8,000. 7,000, 8,000 Hong Kong dollars. Alam nyo ba, guys? Kasi wala akong pakialam. Kasi drama na to. Pinanindigan ko talaga. Sabi ko, ma'am, kahit magkano pa yan, sabi ko, hindi ko hihingiin sa iyo kung magkano yung ticket ko na napauwi kasi dapat naka-uwi na ako kaso na-cancel nga dahil sa virus.
Sabi ko, kung magkano lang yung kaya mong ibigay, ma'am, walang problema, ibigay mo. Dadagdagan ko kahit 10,000 Hong Kong dollars pa yung ticket na yan. Ayun, so basta yung tiringinan silang dalawa kasi syempre, sipin mo ba naman na kahit 10,000 talagang magbabayad ako makauwi lang? So yun ang pinakamalupit ko talagang tira, sabi ko, dito. So doon sa salitang yun, talagang wala na silang magawa kasi inisip talaga nila na, saka putsa tong babae na to eh, kahit 10,000 Hong Kong dollars na ticket, bibili, makauwi lang. So sinabi ko yun, sabi ko, ma'am, kahit magkano yan ko, kahit magkano pa yung ticket, kahit gaano pa yan kamahal, kung magkano lang yung ibibigay mo sa akin, walang problema, dadagdagan ko yan, bibili ako. So yun, hindi ko ta talaga binago, hindi ko ta talaga inulit. Isang beses ko lang sinabi yun. Sabi ko, kung ano yung available na flight na yan before 21, sabi ko, before August 21, bababa ako dito sa inyo, sabi ko. So, yun, sabi ko, bumaba ako ng 17 kasi flight na namin is 21. So, bumaba ako ng 17, sabi ko, ma'am, kung hindi man magiging eksakto yung pagbaba ko, sabi ko, di ba sa 1 month may 30 days, sabi ko, kung mapababa man ako ng maaga, walang problema, sabi ko, bawasan mo yung isang buwang sahod ko. Talagang ginano ko, hamunan ang ginawa namin kasi pinanindigan ko na talaga na kailangan hindi nila talaga mahalata kung ano yung kadramahan ko sa buhay. So, ginawa ko guys, pinabagahe ko na lahat ako sa mga gamit ko sa Pilipinas. Tapos yung mga gamit ko papunta dito sa Pinas, naka-safety na siya. Talagang nag-evacuate na sa ibang lugar, naka-safety na siya. Talagang hinanda ko na talaga siya kasi palipad na. Iniwan ko siya doon sa kaibigan ko talaga. So, yun. Ang alam lang nila, ang nakita lang nila dalahin ko na malita is kunti lang yung pag-uwi ni Pilipinas. Pero hindi nila alam, yung malita ko na papuntang Finland, nakabukod na siya, suridi na siya, nakatago na. So, yung pinadala ko sa Pinas, ayun, nagpa-box pa nga ako. Tapos, yung hindi ko talaga napa-box na lahat. So, ang ginawa ko is pina-storage ko muna. So, saka ko na pinadala nung nandito na ako kasi syempre, kinulang ako dun sa budget. So, yun. So, yun talaga guys, yun ang ginawa ko. So, yun, nakalusot ako dun sa amo ko. Nagawan ko talaga ng paraan siya. So, yun ang pinakamalupit ko na dahilan talaga. So, kung mayroon pa kayong ibang dahilan na gawin nyo na yung kapanipaniwala talaga. Kung ano yung sinabi nyo, panindigan nyo na. Huwag nyo na talagang baguhin kung ano man yun. Kasi, sayang yung pagkakataon na mapasa inyo na sana. So, yun. Doon muna tayo, dito muna tayo, hanggang dito muna tayo. Hindi ko muna siya haba. Kasi sabi ko na nga, pag sobrang haba yung video ko is mahihirapan akong i-upload. So, i-ano doon sa app. So, yun. So, kung mayroon kayong kunting katanungan dito na dagdag naman kung mga ano-paano, kung ano-ano pa dyan. So, sige, comments nyo lang kasi gawan ko ulit ng panibagong video kasi mahaba pa sana to. Pero, puputulin ko na siya kasi malapit na yung oras. So, ilang minuto lang kasi yung pupwede. So, gagawa ko ulit ng kadugtong na naman. So, ang mangyari ito na is puro tayo kadugtong ha. So, yun, abangan nyo yung susunod ko na video. So, guys, babay muna kasi maabutan ako ng oras. So, yun. Sana may